Magandang araw po sa lahat. Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng ikatlong linggo ng Adbiyento. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya ay nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya ay tinanong, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo, kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba? O sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa na mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ang pagkakaiba ng taong tapat at totoo at ng taong manluloko? Madalas, ang taong tapat at totoo ay sinasabi ang nasa kanyang isip at ginagawa ang kanyang sinasabi at hindi niya layuning lukuhin ang kanyang kapwa. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo na tumatayo at naninindigan sa katotohanan kahit hindi ito matatanggap at magugustuhan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Habang ang taong manluloko ay hindi consistent, hindi pari-pariho ang kanyang pahayag, ngayon ito ang kanyang sinasabi, mamaya o bukas, iba na naman ang kanyang sinasabi. Madalas, ang kanyang mga salita ay hindi makikita sa gawa, at ang kanyang mga ginagawa ay salungat sa kanyang sinasabi at ng kanyang tinuturo, tulad ng mga pinuno ng templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ang manluloko ay walang sapat na tapang at lakas na loob na manindigan sa katotohanan. Lagi lamang silang sumasabay sa agos at sumasang-ayon sa gusto ng karamihan. At mayroon pong kasabihan, ayon po kay Warren Buffett, honesty is a very expensive gift and you cannot expect it from cheap people. Ito ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Almighty and eternal God, those who take refuge in you will be glad, and forever will shout for joy. Protect the soldiers of the 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love them, they may ever praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.